channel. Pag-uusapan natin ngayon yung mga tala, adik ka ba? Hindi tala na yung sumasayaw, mga bibiha. Tala na yung tala, borrower ka ba? So, pag-uusapan natin kung hindi ka ba na-scam. Kasi marami po ang mga tala, borrower na na-scam. Dahil merong page yung tala, tapos yung mga scammer naglalagalag doon. No? Lalo na ngayon, sa panahon ngayon na may COVID-19, eh, yung iba mga tala borrower natin, no, is yung iba nagpipayment sila kasi ina-expect nila na makariloan sila kaagad. No? Ang nangyayari, marami pong hindi nakariloan, nagpipayment sila. Tapos yun, namumblema sila. Yung iniisip nila is dapat hindi muna daw sila nagbayad. Parang na-late yung ano, kasi napakaganda po ng tala, ano, mabibi, no? Tala natin dahil meron silang, katulad ngayon, meron tayong problema sa COVID-19. Hindi po ba? So, nag-extend din sila ng 30 days sa due date mo. So, nila nabalitaan kaagad na yung tala pala merong extension. Takot yung ibang borrower natin na magka-problema sila kasi kapag hindi ka nakakabayad ng tama, no, syempre masisira yung iyong pangalan. So, ang nangyari, nag-payment sila kagad and then nag-announce yung tala na meron ding mag-email lang sa kanila. So, yung iba, nababasa ko doon is na i-scam sila. Meron daw nag-PPM sa kanila na mga account. Tapos, may logo daw na tala. So, yung iba talaga nakapagbaya doon. So, pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba at paano ang dapat natin gawin para hindi tayo ma-scam sa mga nagpapanggap na tala collector or tala staff. Okay? So, ayan. Yung mukha ko, charot. Ang ginamit ko kanina, mga bibi, ang ginamit ko, todis na siya. Yung glutathione na chinesa. So, ayan. Medyo feeling ko, charot, mayroong pagbabago sa mukha ko. Dalawang araw ko na siyang ginamit. Okay. Ayan. Sa mga nakabili nito, sa mga nagpa-member nito ng mga online friend natin, no? Shout out kay Marina PBB. Shout out. Ang ganda po ng sabon na ito, Marina. Si Ma'am Sosan, no? Shout out sa lahat. Si Rich Rita, hindi ko alam kung mapapanood pa niya itong vlog natin, no? Pero shout out po sila lahat yung nag-avail sa ating Genesa Soft, no? Ito siya, ang ganda po ng glutathione soap nila, mild lang siya, mild. Tapos ayan, nakikita niyo yung mukha ko, ayan. Dalawang araw ko po siyang ginamit, mukha mawiwili ako dito, charot. Okay, so back tayo sa ating topic. Unang-una mong gagawin kapag ikaw ay gustong mag-join sa CAP, sa tala. Ano ba? So, ang una mong gagawin, mga bibi, is mag-download ka ng kanilang tala apps. Okay, tala apps. Pagkatapos, pag-open nyo doon sa inyong apps, registered mo ang inyong number, pangalan nyo, tapos meron kayong valid ID like is, driver's license. May nakalagay naman dyan, mga baby, sa apps na anong ID ang gusto mo sa. And the next is, yun na nga, pagpunta niyo doon, mag-request na kayo ng inyong rami, no? Marami kayong pipindutin dyan, mayroong mga saan yung gagamitin, yung hirami nyo, okay? And then, ang una nilang i-release sa inyo, depende sa nag-recommenda sa inyo. Kasi yung iba, meron sila, basta first nilang i-release, minsan 1,000 or depende sa link, kunyari link kung ginamit nyo, no? So, makikita nila na good, pure ako, yung link ko, ang doon kayo mag-apply sa link ko, maybe bibigyan nila kayo ng 2,000 first loan, okay? And then, pag after, papipiliin nila kayo doon kung ilang days, 21 days ni bababayaran or 30 days, no? Kung magkano ang interest doon. Next, so kailangan nyo siyang bayaran sa saktong panahon. And then doon ninyo makikita yung tala mismo ang mag
detect sa inyo, magre-remind sa inyo na julid nyo na, or saan kayo magbabayad. Kadalasan magbabayad kayo sa 7-Eleven, no? 7-Eleven. And then, merong sekreto doon para hindi kayo, kasi para walang tubo yung binabayaran ninyo. Minsan yung sa CoinPH, kung sino mang may CoinPH dyan, no? Pwede kayo magbayad doon, walang interest. Okay, pwede din silang mag-release sa inyo. Madali lang sila mag-release, mga bibi. Kunyari, example, gusto nyo na makuha yung loan ninyo. Meron silang mga remittances like Cebuana, yung Cebuana, yung bangko, pwede ninyong pindutin doon kung may bangko kayo. Meron yata silang BPI lang doon nakalagay, no? Kung pwede ninyo doon. And then sa BPI, Monday to Friday lang sila magsasend ng money. Wala po silang sa Saturday at Sunday. So, sa remittances naman, pwede siya everyday. Basta, within a day, kung remittance, within a day, makukuha nyo kagad. Napakabilis po. At saka, napakaganda po ng tala. No? Tala, ano? Okay? So, ayun. Ito na nga. Kaya kung sinasabi dito sa inyo na para hindi kayo ma-scam. Dahil hindi kayo ma-scam sa tala na talagang makakahiram kayo. Pero pagdating sa bayaran, marami pong, lalo na pag kayo ay nagte-text or nagte-chat doon sa page nila. Kasi open yung page nila and then makikita yon ng mga scammer. So ipipim ng mga scammer, yung mga ano, lalo na ngayon, may COVID-19 tayo. So marami tayong mga na-scam na mga members ng Tala na gusto silang magbayad. Gusto silang magbayad tapos tinetext kagad, o tinachat kagad sila ng mga scammer na may nakalagay na Tala apps. Yung mga ano nila, kunyari Facebook account nila, nilalagyan nila ang profile na Tala apps. Tapos sinasabi nila, dito kayo maghulog sa pangalan na to. Pero actually mga bibi, nakaprogram na po ang Tala. No? Nagbibigay po sila ng kasi pag apply mo, may email address ka dyan na nilalagay sa apps nila. And then doon sila mag-i-email. Yun ang tandaan natin, ha. And then magte-text talaga sila na may nakalagay na Tala. Automatic yan sa system nila. So, huwag tayong magpapaloko sa mga scammer na merong biglang sulpot na Facebook account na mag-chat sa atin na dito ka magbayad. Kasi hindi po nakaprogram na po. At ang Tala mismo ang mag-email sa'yo kung saan ka pwedeng magbayad. At meron kayong link na pipindutin doon. So yun mga bibi, at ingat-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. So nababasa ko doon sa page, kaya binabasa ko lang yung page mga bibi, pero never ako nagko-comment doon. No, ayaw kong marami. Meron pa doong nagsasabi ng mga members na binabastos daw sila, tinetext daw sila na magbayad ka na. Hindi po ganun ang Tala, no. Hindi po na mabastos ang ating Tala kasi kaya nga nang sabi ko sa inyo, nakaprogram na po 'yan. Apply mo po, nakaprogram na po kung anong judit mo. So yun lang ang hindi naman bastos yun mga bibi, no? Kasi meron raw nagtitext sa kanila, ititext ko lahat ng mga kamag-anak mo, hindi po ganyan mag-chat ang Tala, no? Ipapaalam ko lahat sa kamag-anak mo kung hindi ka magbabayad yung ganito. Actually hindi po ganyan ang Tala kasi machine yan ang sabi ko sa iyo, nakaprogram na machine na yung mag-chat sa'yo or magte-text sa'yo, or mag-i-email sa'yo, no? Machine na yun, okay? So, at may link sila dyan na i-email sa'yo. Siyempre, yung email mo, ikaw naman ang makakapag-open noon, no? Kasi ikaw naman nakakaalam sa password mo. So, doon mo titingnan po. Yung mga cellphone natin, may mga email address naman yan, eh. So, doon yung makikita yung sinisend ng Tala. Okay, so yun lamang siguro ang aking idadagdag. Sobrang dami na po ng aking ano. God bless at makinig tayo sa gobyerno para mabilis matapos itong quarantine. Okay, sa 14 matatapos na tayo, no, sa ating quarantine. At nagpapasalamat din pala ako sa Tala kasi meron silang extended, no, extension na 30 days dun sa mga nagjujudit, no? So what, tandaan natin, walang maloloko kung walang magpapaloko. So, bago tayo mag-search-search muna tayo, bago na tayo mag-search-search muna,
para malaman natin kung talagang fake ba siya or tunay. Bye bye, God bless.